What's up mga TV Natics? Welcome back to my channel, and for our today's video, narito na nga po muli ang pinakabagong balita dito po sa Pasig City na may kinalaman sa Undas 2020. Yes, tama po ang narinig nyo, dahil ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang Undas 2020 Advisory. At kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel and you want to know more about the Pasig update, just click here to subscribe. Ay, sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. Meron tayong Undas Advisory, Undas 2020 Advisory para po sa mga hindi pa nakakita, na-post na po ito ng Public Information Office o PIO page ng Pasig. So tingnan niyo po kung hindi niyo pa nakikita. Share ko din 'yon sa isang comment kagabi. Ngayon po. Aray po. Ngayon po. Siguro nakita naman natin sa balita na sarado yung mga sementeryo, columbarium ng 31 hanggang 3, tama ba? Baka mali yung ma-announce ko. Anyway, tingnan nyo na lang po para eksakto. Ano? So, 3 days before and 3 days after nung mga araw na sarado ang mga sementeryo. Alam niyo naman, mga sementeryo dito sa Pasig, nandiyan yung public cemetery, nandiyan po yung Catholic cemetery. Recommendation ko po, hanggat kaya, hanggat maaari, huwag na po tayong pumunta muna, ipagpaliban muna natin kung dadasal po kayo, may mga tradisyon po kayo, baka po pwede sa bahay na lang muna. Pero again, hindi naman totally na isasara natin, dahil intindihan naman natin na kasama to sa kultura natin at tradisyon. Kaya tingnan nyo na lang po maigi. May barangay coding din po tayo, 3 days before na sarado ito at 3 days after. Tapos sa period na ito, hindi rin pwede pumunta ang mga non-Pasig. So yung mga non-Pasig, siguro after na lang po. Hindi naman isang buwan na sarado yan, no? So, ilan araw lang naman, konting pag-unawa at kooperasyon po. So salamat po dyan. Basahin nyo na lang po yung announcements natin sa Undas 2020 Advisory. Yes! Alinsunod nga po sa Resolution Number 72 ng Interagency Task Force or IATF for the Management of Emerging Infectious Diseases ay sarado ang mga pampubliko at pribado memorial parks, cementerio at columbario mula po October 29 hanggang November 4, 2020. Subalit, bukas naman ang mga ito mula October 26 to 28, 2020 hanggang November 5 to 7, 2020 upang bigyan ng pagkakataon ang bawat Pasigueño na dumalaw sa mga namayapa po nilang mahal sa buhay. At para naman daw po maiwasan ang pagdagsa ng mga tao pagpunta po dito sa pampubliko at pampribadong memorial parks, columbario, cementerio na pagdalaw po sa kanilang mga mahal sa buhay, ay magkakaroon nga po tayo ng barangay scheme sa mga nasabing petsa. At ito po yun. Ayan. Narito po ang barangay coding scheme. Sa October 26 and November 5, ang mga barangay lamang po na pwede pong pumunta sa memorial parks, cementerio at columbario ay ang mga sumusunod. Barangay Manggahan, Barangay Kalawaan, Barangay Palatiw, Barangay Bambang, Barangay Kapasigan, Barangay Sagad, Barangay Bagong Ilog, Barangay Santo Tomas, Barangay Sumilang at Barangay Malinaw. Sa October 27 naman po at November 6, ang mga barangay lamang po na pupunta sa memorial parks, cementerio at columbario ay ang mga barangay Pinagbuhatan, Barangay Santolan, Barangay San Miguel, Barangay Pineda, Barangay De La Paz, Barangay San Nicolas, Barangay Bagong Katipunan, Barangay Santa Rosa,
Barangay San Jose at Barangay Santa Cruz. Sa October 28 at November 7 naman po, ang mga barangay lamang po na pwedeng pumunta sa mga memorial parks, cementerio at kolumbaryo ay ang mga barangay Rosario, Barangay May Bunga, Barangay Kanyogan, Barangay Buting, Barangay Santa Lucia, Barangay Kapitolyo, Barangay Orambo, Barangay Ugong, Barangay San Antonio at Barangay San Joaquin. Pinapaalala din po ng IATF na ukol sa pagbisita sa mga pampubliko at pampribadong memorial parks, cementerio at kolumbaryo, ang mga residente lamang po ng Pasig ang maaaring pumasok sa mga nasabing lugar mula October 26 to 28 at November 5 to 7. Ngunit, papayagan namang makapasok ang mga hindi taga-Pasig sa mga araw na hindi nakatalaga para sa mga Pasigenyo bago o matapos ang October 26 to November 7. Ang ibig sabihin po, dahil nga po may barangay coding scheme nga po tayo, yung mga hindi po taga-Pasig na nakalibing po ang kanilang mga mahal sa buhay sa pampubliko at pribadong memorial park or kolumbaryo or cementerio, doon lamang po kayo dadalaw. So kung wala po, kung may schedule po ngayon sa October 26 hanggang November 7, so hindi po kayo doon pwedeng pumunta sa mga memorial park, sa mga pampubliko at pribadong sementeryo nga po. So may mga ilang araw pa po kayo na pwede po kayong bumisita doon po sa inyong mga mahal sa buhay. Okay? Magdala lamang po ng proof of residence, halimbawa po ID o barangay certificate para makapasok po kayo sa mga lugar na ito. Wala pong age restriction ang pagbisita sa mga nasabing lugar at huwag ding pong kalimutang magsuot ng face mask at face shield. Muli, papaalalahanan po natin kayong lahat na kayo po ay pupunta sa inyong mga mahal sa buhay, sa mga pribado at pampublikong sementeryo, memorial parks at kolumbaryo. Iwasan niyo pong magdala ng mga matatalim na bagay o yung mga bagay na ay ingay, katulad ng mga radio or mga portable speaker, tapos malakas kayo magpapatugtog doon. Ang pagpunta niyo po sa mga memorial park, cementerio o mga kolumbaryo po ay para po magnilay-nilay, ipanalangin po ang kaluluwa ng inyong mga mahal sa buhay at nang makasama niyo po sila sa mga oras na iyon. At muli naman pong paalala ng ating Pasig LGU na ang sino man pong lumabag sa ordinansang ito ay papatawan ng multa na 1,000 piso at suspension ng permit to operate sa loob ng 7 araw para sa mga establishments na ito. Kaya naman kayo po ay sumunod para po dito sa barangay coding scheme na ipinatupad po ng Pasig City. Okay, muli isang mapayapang pagse-celebrate po ng Undas 2020 ngayon po sa ating mga Pasigenyo dyan at nawa ay maging kapaki-pakinabang po ito sa ating lahat. Okay, kayo po muli ay nakatutok sa nag-iisang Sped Teacher Vlogger ng Pasig. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye!